Okay, bago tayo mag-start mga boss ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Manong Tick Basic Electronics. May channel po yan, sana mapuntahan nyo. Shoutout din kay Marcelino Cristobal. Shoutout kay Teresa Villasanti ng Cebu, aka Bells Audio Mix Vlog. Shoutout kay Mayman Langit. Shoutout kay Gerald Kabakunga ng Mandaluyong. At shoutout kay Kuya Wiz Jujutech Electronics, na may channel po yan, sana mapuntahan nyo din. At shoutout kay Erison at Mildomdom, shoutout po. At shoutout kay Celsitech, na may channel po yan, puntahan nyo din. At sa mga nagtatanong sa address ko, ang address ko ay Block 38, Farmers 1, Corner Opo Extension, Tumana, Marikina. At yung FB page ko ay Basic Bob. Sa mga gusto mag-PM, PM lang kung magpapagawa kayo mga boss. At tara, start na tayo. Okay, good morning, good afternoon, good evening sa mga viewers ko dyan, kung anong oras nyo man ito pinapanood. Maraming salamat sa pagpunta at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At nagpapasalamat ako sa mga walang sawang nakasuporta, nakasubscribe, laging nanonood sa mga video ko. At doon sa last video na in-upload natin na may mga nanood, maraming maraming salamat. Bali mga boss ay ang topic natin ngayon ay tungkol doon sa speaker protection o kaya releaser kit. So ito yun focus natin, ito. Bali magsishare ako dyan ng hindi gaanong technical, kumbaga yung base lang sa experience ko sa na-repair ko about dito sa mga naging encounter ko dito. So personal experience po yung isishare ko, maaaring magkamali ako sa mga proper term o sa mga tawag o kung ano man tungkol dito sa relay o sa mga ano. So basta i-share ko lang yung mga na-encounter ko na sira at kung paano ko nasolusyonan tungkol sa relay, kasi ang nag-drive nito sa pagbablog natin sa part na to ay nabasa ko sa mga FB group na nagtatanong paano daw ayusin yung relay, hindi daw nagki-click, ano daw ano, walang nasukat na boltahe o kung ano pa man. So, mahirap kasi sagutin minsan pag wala kang paliwanag dun sa actual na, ano, na unit na ano. Itong design ng ganitong relay section o ano bang tawag nila dyan, speaker protection circuit o kung ano man, itong relay na 24 volts, ito ay, ang gamit dito ay, unang-unahin natin dyan. Ang relay nito ay 24 volts, ayan o. Makikita nyo sa, kita ba? Natabunan na, sa gilid na lang, kita rin ba? Ayan, tingnan natin. So ayan mga boss, so, kung titingnan nyo, ayan, 24 volts DC ang relay na to mga boss. Tapos yung gamit niya na IC, yung gamit niya na IC ay, focus natin uli. Ayusin natin. Ayan, baka hindi nyo pa alam yung number ng IC na to. Ayan, tika lang ha. Hindi makita. Ayan, FC1237. Baka hindi nyo alam, yan yung pin 1. Ito yung pin 1 mga boss. Yan o, may bilog. So, isishare ko lang yung mga naranasan ko o personal experience ko sa, ano, sa ganitong design ng board na nagpo-protect yung relay. So, ito mga boss, ito ha. Una-una dyan, pag may DC out, hindi gagana yung relay. So, paano nyo susukatin yung DC out? Ito yung out. Ito yung out ng isang channel. Technically, ito ay R channel. Ayan, nakalagay R channel. Dito kayo magsusukat ng DC out. Tapos ito, negative ng tester. Either naka-common ground, hanapin nyo lang yung pinaka-ground. Katulad nito, andito yung ground nito. O kaya, dito. Naka-common ground kayo dito, baka naka-body, naka-ano to, naka-ground to. Dito kayo mag-i-inject, tapos susukatin nyo ganun. Ayan. Titingnan nyo sa tester kung may ano. So, ito ngayon ay re-enactment lang dahil hindi pa naman to na nakabitan ng supply. So, tinuturo ko lang kung ano. So, dito, yan. Ayon sa mga eksperto natin, dapat makasukat ka dyan ng below 100 millivolts. Para masabi mo na good yung amplifier section mo. Itong main amplifier section, itong
Ayan, right channel. Ganon din naman sa left channel. Sa left channel, dito ka rin uli. Ito kasing out ng coil ka magsusukat. So, positive dito. Tapos sa body, kung naka-body ground lang yung heatsink ka, kung wala naman, hanapin nyo lang yung pinaka-ground. So, kadalasan, yung negative ng, ano, pwede rin dito. Kasi, matik yan. Naka-ground yan. Naka-negative yan. O, naka-ground. Iba pala yung negative, iba yung ground. Kasi, negative supply ito. Ito, positive supply. So, kunyari, ito, naka-body ground to, tapos susukatin mo dyan. Ganon din. Makasukat ka ng below 100 millivolts dapat. Pag nakasukat ka na ng mga 1 volt dyan, ibig sabihin may problema na dito. Dito ka magpo-focus. Kailangan pag nag-ano, pag hindi nakiklik yung relay, yan yung una-una yung gagawin. Susukatin yung output ng bawat channel, yung right and left. So, susukatin yan. Tandaan, 100 millivolts lang dapat ang masusukat nyo dyan. Pag lumampas na hanggang 1 volts o tumaas pa, may problema tong ano, amplifier section nyo. Either man isa dyan, hindi talaga gagana yung relay kasi nakaprotect yan. Ngayon, kung nasukat nyo naman na wala naman siyang DC out, paris, o, ang tawag dito, mababa yung DC out nya, 100 millivolts. Normal naman, ayaw pa rin mag-switch ng relay. Maaring dito ang problema niyan, mga boss. Maaring dito. Pero para ma-verify nyo talaga na dito ang problema, isa sa mga ginagawa ko dati, ito ginawa ko nang hindi ko pa nalalaman. By accident ko na-discovery itong pin 1, kasi itong pin 1, ayan, dadaloy siya dito, yan. Pupunta siya dito sa, yan, saan ba papunta yan? Ayan, pin 1, pupunta dito. Resistor na 47K. Tapos, yan, may jumper yan, papunta yan. Doon din sa kabila, sa resistor. So, dalawang channel, magkasalubong sila. Kasi, ito. Sa 502, may OCP. May OCP din dito. Para sa akin, ito tatawagin ko lang OCP. Kung may mali sa term ko, sa mga expert yan, pakicorrect na lang ako. So, ito yung, yung overcurrent protection ata yan. Tawag nila OCP dyan. Ito. So, pwedeng may problema dyan. Naalala ko dati si GP TechPH, may ni-refer na dito naging problema kaya hindi nag-switch yung relay. May naka-vlog din ata yun, puntahan nyo sa channel niya. So either dito o dito sa dalawa yan, dalawa, kada channel mayroon yan. Ito sa left channel o kaya dito. So ibig sabihin mga boss, pag hinang mo tong pin 1 at nag-switch yung relay, ibig sabihin ang problema dito sa OCP o dito pa rin sa main amp. So, dalawa lang yan. Itong OCP niya na dalawa, yan. Either sa dalawa dyan, pwede mong paghinang mo dyan, tapos nag-click yung relay. Halimbawa, nag-click. Doon muna tayo sa nag-click. Ngayon, pwede mo namang ibalik ulit, tapos isa-isa mong ihang dyan sa dalawa. Yung 47K. Tig-isa mo dyan ihang. Hanggang sa, halimbawa, hinang mo dito. Hindi nag-click. Ibig sabihin, itong ihang mo. Parang ganun lang. So, pipili lang kayo dyan sa dalawa. Isa-isayin nyo lang hanggang sa ano. Pero halimbawa, mga boss, halimbawa, hinang mo na siya. Hindi pa rin nag-click yung relay. Hinang mo na siya. Hindi pa rin nag-click ang relay. Ibig sabihin, andito ang problema. Andito. Wala na doon, wala na dito. So, dito. Dito ka magpupukos. Pupukusan mo lang dyan. Pwede mong gawin kung wala kang isa, actual mong palitan tong apat na kapasitor. Pwede mong actual na ano yan, na palitan. Pag wala pa rin, kailangan yung supply ng relay may masukat ka. Ngayon, ang supply ng relay saan makikita? Ito po yung supply ng relay. Ito po. So, dito, itong linya na to, dapat may masusukat ka dito na kung ilang volts yung out ng ano, halimbawa, may masusukat ka dito na mga limbawa, ang supply nito 45, mga 50 plus siguro. Kasi ito ay nakakonect doon sa fuse na yan, sa positive rail ng kapasitor. So, para ano yan, tingnan natin ha. Magbabasa yan. Konektado yan dito. Ito. Dito yan o. Teka lang, ibasa natin para makita nyo. So, ayan, tingnan natin kung magbabasa yan. So, testirin nyo ha. Di, tandaan, sa mga hindi kabisado yung supply ng relay. Ito yung supply ng relay. Ayan. So, positive supply ng kapasitor o positive rail
papunta yan dito. Tapos mayroong siyang dropping resistor na ang value niyan ay 820 ohms. Yan. Pwede din yung testerin actual yan, o kaya magsukat kayo dyan ng bultay. Tapos dapat dito pagbaba niya may masusukat ka din. Then after nyan, pwede mo rin testerin tong sa voltage checking yun ha. Pag hindi nakasaksak yung ano, pwede mo rin i-check ng continuity o diode mode tong diode na to. Baka sira din yan. Pag shorted yan, hindi talaga magsiswitch yung relay. Kasi parang nag-short na rin yung linya niya. So may isa pang supply na dapat tingnan mga boss. Ito, tingnan nyo na maigi. Ito. Itong 39K. Saan papunta yan? So yung 39K na yan, nakalimutan ko na yung supply nito eh. Mamaya pag kinabit natin, sukatan natin ulit. So, yung 39K na yan, galing yan dito sa diode. Papunta na yan dito sa IC. So, 39K yan, yan, yan. So, galing mismo sa pinaka AC input ng, ano, diba, 42 volts yung supply nito, 45. Dadaan ng diode yan, dadaan ng resistor. Tapos dito, dapat may masusukat ka din ditong DC volts na na-supply. Ngayon, pwede mong kikin tong ano na to, baka nag-open na to, yung resistor na yan, nag-open yan, naka-repair ako nito mga boss. Actually, naka-repair ako nito. Kinalawang. Kinalawang, kaya hindi gumana yung relay ito. Ito isa sa mga na-repair ko na ano, kinalawang. So, nung kinalawang yan, nawala dito na supply, hindi pa rin gumana yung relay. Yun. Yung dalawang na yan, napupukusan nyo lang kung naghahanap kayo ng supply. Tapos, may dagdag pa kasi itong features, yung para sa muting. Sa mga, sa 739, meron siya, hindi ko, nakalimutan ko lang sa 733. Kasi itong board na to mga boss, marami to. Marami itong board na to. Nakakabit to sa UMAC 1518BT, Sakura EB733, sa K-Audio, Kibler. Sa Kibler ha, aminin man nila hindi, parehos ang design. Magkaiba lang dito ng bahagya, ganoon din sa ano. Pero yung design ng ano ng protection at saka yung dito parehos, dito lang nila nagkatalo-talo minsan dito, may mga additional lang dito. Dito wala to sa ano. So dito sa 739 kasi 739 'yan, kung mapapansin nyo, mayroong diode, ayan oh, may diode. Diode 'yan, saan 'yan tumakbo? Tumakbo 'yan dito pa. Takbo 'yan, takbo-takbo 'yan. Dito 'yan. Tapos diode uli, diode tapos transistor. 'Yan. Transistor. Tapos papunta na yan dito sa command. So saan papunta yan? Itong ano kasi mga boss, 739, may muting yan. Pwede mo rin yang ihang kung sakali 739 ang ginagawa mo para malamang baka nagluloko na yung transistor o yung command niya galing doon sa harapan para sa muting. Pwede mong ihang yan. Hindi ko lang alam kung meron tong features na to sa ibang brand, sa ibang brand o sa ibang model. So yun lang mga boss. Pag wala pa rin, i-check nyo yung mga ano na to. Lapit ko ha. Pag wala pa rin, lapit natin. Check mo tong diode na to. Check mo yung resistor na yan. Check mo yung yan, mga resistor na yan. Ito. So ito, walang kinalaman. Sa output na mismo yan. O kaya, testirin mo yung relay. And then, pag wala pa rin, palitan mo ng IC. Yun lang mga boss. Yun lang ang tip ko sa inyo pagdating din sa pag-troubleshoot ito. Mas madali nang i-troubleshoot to kasi IC type na kaysa doon sa 5-auto na transistorized pa. So, kunti lang hanapan nyo sa supply. Ayan lang, supply. Yung sa muting para sa harapan. Hindi ko lang alam yung 735. Ay, iba pala design ng 735. Ibang ang design ng 735. So, yun lang mga boss. Mamaya, pag napagana ko na tong amplifier na to, mag-a-add tayo sa video. Susukatan natin dito kung ilang volts. Pati ito, titingnan natin kung ilang volts din dito ang nasusukat. Pati dito, sa simula dito at saka sa dropping resistor para magiging guide nyo. Yun lang mga boss, cut ko na muna at itutuloy ko yung pag-repair nito. Papaganahin ko muna ito. Tapos pag full working na siya, ano ba yun? Pag gumagana na siya, saka natin siya sukatan ng data dyan sa relay. Dadagdag natin dito sa video. Okay mga boss, so ayan, naka-power na yung ano. Naka-power na itong ano, amplifier natin. Kukuha na natin ng data. Ito ay gumagana na. Gumagana na siya. Kung mapapansin nyo, ayan, naka-ano na ito. Umaanda na yung blower. Susukatan natin ang voltage. Dito muna tayo sa sinasabi natin na galing dito sa ano. Ayan, indik tayo dito.
Ayan, inject tayo dyan. Ayan, meron siyang 60 volts. Ayan, 60. Pagtawid naman niya dito sa 820 ohms, meron siyang 27 volts dito yan ha, sa pagtawid ng resistor yan, 27. Tapos, dito naman tayo sa diode, yung sinasabi ko galing dito sa harapan. Sa may muting yan, ayan o, may pindutan ng muting yan. Tingnan natin. Yan, dito nga tayo sa diode. Meron siyang 2 volts. Tapos, ito ay merong 2.2, ayan. Yan yan, sa ano na yan. Ngayon, try naman natin pindutin yung mute. Ito yung mute, oh. Yan, umilaw na yung mute. Tingnan natin yung ano. So, ayan, bumagsak na yung supply niya. 0.8 na lang. Then, dito sa ano, ay meron na lang 1.2. 1.2 na lang dito sa lagpas ng diode. Tapos, dito sa ano, bago mag, sa may diode mismo. Yan, 0.8 na lang. Balik natin, buhayin natin ulit, tanggalin natin yung mute. Kasi naka-mute yan, oh. Yan. Yan, tumunog na yung relay. Napapansin niyo, pag pinindot ko yung mute, nawawala yung relay. Nagka-cut off yung relay, oh. Tingnan nyo. Yan, di ba? So, tanggalin natin yung mute. Oh, yan. Okay na. So, balik na yung supply ulit niyan. Ayan, nasa 2 volts na ulit. Tapos itong sinasabi ko na ano, sinasabi ko na pin 1, ilang volts ba dapat ang susukat dyan? So, tingnan natin, madulas yung kamay ko. Yan, sukatin natin yan. Ayan, susuyin na, wala tayong masusukat dapat dyan. 0 volts dapat yan. Ayan o. Yan, 0 volts dapat yan. Ayan. Ayan, 0 volts dapat yan mga boss sa pin 1. Pag nagkaroon ng supply dyan, pag nagkaroon dyan ng 1 volts pataas, matik magka-cut off yung relay. So, yun lang. Yun lang yung mga basic na dapat yung malaman. Ito kasing dalawa pala, i-remind ko lang kayo na itong resistor na to ay galing sa out ng speaker mismo ng right channel. Ayan o, papunta dun sa coil. Ganon din naman yung isa pa. Dalawa yan eh. Ito pa yung isa, 75K yan eh, ayan pa isa. Sa pin number 2 din nakapunta, ayan. Ayan yun. So dito, ito pala, hindi pa natin nasukat no. Sukatin natin yung galing dito sa ano, ayan o. Oh. Ayan, dumaan ang resistor. Tingnan natin kung ilang volts ang masusukat natin dito. So meron siyang 1.6 volts dito, ayan. Yung galing yan dito sa ano, sa AC mismo. Dumaan ng 39K tapos papunta na dito sa pin number 4 ata to. Ayan. So 1.6 volts. So yan lang mga boss, yun mga basic lang na pagsukat sa voltage dito sa may relay section. So hanggang dito na lang yung video natin para sa topic natin ngayon, at itutuloy ko lang yung pagbablog ko naman dito sa ano, para matapos na to yung amplifier na to. Tapos na talaga to, kaya lang ano eh, double check ko pa dito. Sige mga boss, hanggang dito lang at salamat sa panonood.